Usapang fuel pump naman tayo, mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, itong fuel pump natin ay bago. Ngayon, ito yung lumang fuel pump natin na pinagpalitan. So, ito siya. Pero itong lumang fuel pump na to, hindi pa to sira. Gumagana pa to. Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung ano nangyari. Eksakto, magche-check tayo ngayon ng fuel filter. Isang beses kasi tumirik tayo sa kalsada, tapos ang nangyari, ang hatol natin ay fuel pump, kasi hinugot natin itong kanyang hose dito papunta sa may carburetor, tapos ni-start natin, walang lumalabas na ano, na gasolina. Kaya fuel pump ang pinagpintangan natin agad na problema. Kasi yung fuel filter dito, pinalitan din natin ng bago tayo pumunta sa fuel pump. Pero napalitan na ng bagong fuel pump, fuel filter, wala pa rin lumalabas dito sa hose. So hindi pa rin natin siya mapatakbo. Kaya ang isang problema pala doon sa loob ng tangke. So eksakto ngayon, kasi kaya ko lang sinishare to para baka mangyari din sa inyo, na ang unang i-check muna dapat ay yung mga filter, mga fuel filters. So bubuksan natin yung tangke, tignan natin yung filter doon kung malinis pa ba, kasi baka maulit na naman eh. So check natin yun. Bago tayo magbukas dun sa filter sa tank, siguro din yung naka disconnect yung ating battery connection. Yung ano lang, kahit itong positive line lang, bago tayo mag open sa tank. Pero bago natin baklasin yung sa may tanke, unahin muna natin yung fuel filter dito sa engine bay. So check natin to kung malinis pa ba. Baklasin natin. So ito rin kanyang fuel filter sa engine bay. Tignan natin kung gaano kadumi yung nakuha nito. So ayan, kahit pa paano malinis. Meron lang konting nakuhang dumi na filter niya galing tangke, pero so far so good pa naman. So hindi pa natin din magpalit ng fuel filter, kasi ang basehan ko dito, pag pinalabas ko yung gasolina dito at sobrang dumi na, so pinapalitan ko na yung fuel filter, kasi maaaring marami nang dumi sa kanyang filter mismo, kaya okay pa to. Ang sunod na natin ng tignan, i-check ay yung filter doon sa loob ng tangke. So balik na natin yung kanyang ano, hose. Baklasin muna natin kanyang upuan. Baklasin natin yung apat ng tornilyo ng cover. Tapos, yan. Disconnect natin yung kanyang lug.
Igutin natin. Ayan. Ang kanyang fuel return hose. Ayan. Then, itong kanyang hose. Isa pang hose na nagpapump. Ayan. Sabihin muna natin. Buksan itong mga screw. Bayong tabo. Ayun. Takpan muna natin. So, natanggal na natin kanyang rotor. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na floater filter. So kung makikita nyo, so ayan inyo yung naipong dumi. Buksan natin to para makita natin yung loob mismo. Latin natin kung gano'ng karaming dibi nakuha. So ayan no? So ito yung kanyang filter. Ayan. Ngayon bukod dito mayroon din siyang nakabalot na tela katulad nito. Pero yung nangyari kasi noon, kaya hindi nakapasok yung fuel, hindi lang ganito yung nakuha naming dumi. Meron pa siyang parang sobrang pino na putik-putik, parang ganon. Kaya talagang nagbara yung filter. So ginawa namin noon, nilinis namin, pinalitan ng filter, tapos yung tangke, binaba din para linisin. Pero dahil sa lumi yung tangke, hindi talaga maiwasan na nagkakaroon ng ganito. Nagbi-build up pa rin siya ng dumi. Kaya ginagawa ko na lang, si regular kong nililinis tong kanyang filter dito. Hindi natin papaabutin na umabot pa sa pagbara. So itong na-accumulate na dumi na to, siguro mga nasa ano na 6 months ago nung huling nilinis ko to. Nung nagka problema yung nagpalit kami ng fuel pump. So ganyan yung naipon niya after 6 months. So hindi pa namin siya barado, kumbaga yung dumi na yan nandito lang banda sa dulo. So banda sa taas malinis naman siya. So ganun lang ginagawa ko, regular na paglilinis every 6 months para hindi siya maipon ng maipon. Tapos yung isang problema dito sa floater, yung, tulad ng nasabi ko to sa isang video ko na hindi na accurate yung reading ng kanyang gas gauge. So itong floater na to, meron ditong coil sa loob na nagbibigay ng signal para sabihin dun sa panel board natin, sa monitor, kung hanggang saan pa yung kanyang gas level. Pero ito kasi luma na, palitin na rin to. So hahanap pa tayo kung saan tayo pwede makabili para mapalitan.
So, linisin na lang natin itong kanyang filter, tapos ibalik na natin. Balik na natin. Hindi ko lang nakuha ng video, no? Pero nilagyan natin ng liquid gasket tong cover niya bago natin nilagay. Tapos pala yung camera natin kanina. Kapit natin tong kanyang pump hose. Sulod natin tong kanyang return hose. Balik natin mabuti yung kanyang ano, hose clamp. Turnilin lang natin, tapos kabit natin yung kanyang ano, buwan. Kung sakaling ma-experience nyo yung katulad nangyari sa akin, dun muna tayo sa basic. Muna natin yung mga fuel filter bago tayo mapunta sa papalit ng fuel pump, dahil hindi rin biro ang gastusin natin pag nangyari yun. May balik natin yung kanyang cover puan. So ganun lang muna guys, basic muna bago tayo mapunta sa mga major issues.